Hello guys, kung makikita nyo, sobrang dumi. Nakahigop po ang strainer ng mga halamang dagat kasama mga basura. Kaya kailangan linisin, sapagkat kung hindi natin lilinisin, mahihirapang umigop ng seawater para palamigin po ang ating main engine. Tatanggalin po natin yan ng dumi at lilinisan natin ng water jet. Ayan. Pakarami po yung mga kasama plastic, mga basura. Pero po yung loob, medyo konti lang ang dumi. Ito po yung cover niya. So, tinatanggalin din ang mga sisi na nakakapit sa sink. Ayan po, makikita ninyo mamaya. Gagamitan po natin ng water jet upang maging malinis po ang screen na ito. Ayan. Sapagkat kung yan ay mamanumanuhin natin ng linis na ano na ginagrind, kinakap brush, yan po ay matagal. Tapos ginagamitan ng jet chisel, matagal po yun. Alright, dito naman tayo sa pagtanggal ng cover. Tanggalan natin ng mga nut upang maiangat natin ang cover ng switches na kung saan aalisin natin ang mga dumi dyan sa strainer, sa screen. Pagkatapos tanggalan po natin ang mga nut, yan po ay iaangat natin gamit ang chin block at ang crane para maitabi ng maayos. Sa mga hindi po nakakaalam ng switches, ito na po yon guys. Tapusin nyo ang video na ito upang malaman ninyo kung paano nililinis ang screen ng switches at makita ninyo ang kabuhan ng trabaho sa barko tungkol sa paglinis ng switches. Yan po, iangat natin ang cover gamit ang chin block. Yan po ay kailangan din sakyan doon sa ano, sapagkat mabigat po yung gawa ng mayroong pong anode o sink at tanso, kaya hindi siya balanse. Kailangan natin sakyan para makalabas ng maayos, mayangat ng maayos, na hindi sasayad yung tanso at yung anode. Ayan, gamitan naman natin ang crane para maitabi ng maayos at upang ang paglinis sa screen at sa main body sa loob ng switches ay wala pong sagabal. Ayan, itatalbi lang po natin dyan sa tabi upang hindi maging sagabal.
at tatanggalin din natin ang isang bolt sa screen na nakakapit sa body. Ayan, iangat din natin. At pagkatapos natin na maiangat yan, aalisin yung mga basura na nahigup. Ayan, napakaraming basura po. At pagkatapos, gagamitan natin siya ng water jet upang malinis na maayos. Ayan, kung nakikita nyo po, ay yan po ay mahirap. Dalawang pamamaraan ang paglinis po ng CCC screen. Minsan mayroong ginagamitan lamang ng mga G-chiser, cup brush, hindi ginagamitan ng tubig. Subalit yun po ay napakasobrang kalat dahil magiging alikabok yung mga dumi na yan. Pagka nahanginan ay tatalsik po yan at magkakalat sa mga flooring. Ngunit ito pong aking pamamaraan ay gagamitan natin ng water jet at yan, nilagyan natin ng cover upang hindi kumalat yung mga dumi niya sa flooring at kung saan pa man, hindi tatalsik dahil mayroong nakaharang. Ayan pa, habang ini-spray natin ang water jet ay malalaglag yung mga na guys, kung mapapansin ninyo na sobrang malinis na ito yung screen natin, wala na mga nakadikit na dumi tsaka basura. At yan pong tubig na yan ay kailangan natin din alisin at linisin yung loob. At pagkatapos, ibabalik na natin ang screen. Punasan din natin yung mga palibot, yung mga dumikit na mga dumi. At tanggalin din natin ang mga dumi sa loob, pati na po ang tubig. Ipailinisin din bago ibabalik yung screen. Na guys, malinis na. So, konting punas na lang yan. Pwede na natin ibalik ulit yung screen at tatakpan na natin.
Ayan na guys, malinis na yung ating screen. Kailangan na hanginan para maalis yung mga natirang kaunti na ano, mga dumi-dumi. Yan, inahanginan din natin yan para walang kakalang na dumi. Kahit alikabok, maalis. At pagkatapos, bago po natin ibabalik ang cover, ay kailangan din natin lagyan ng grasa upang sa susunod ay hindi po dumikit ang rubber sa cover. Ayan. Malinis po. Ayun, may natira pa kami. Ayan guys, ang paglinis ng ating central cover. Lagyan natin ng konti mga grasa upang hindi dumikit ang rubber at o ang takip. Guys, balik na natin ang strain. Ang strainer. Ayan, nabalik na po natin. At tatakpan na po natin 'yan para matapos na ang ating mga trabaho. Sakyan ulit ni first engineer upang mapantay yung kube dahil mabigat yung anod o ang sink at ang tanso. Ayan, copper yan guys, yung kulay pula katabi ng anod. Mabigat, kaya kailangan sakyan para mapantay yung kube. Pagsalpak dyan sa body saka ng strainer. Ayan guys, sasunod niya pagka nalapat, ibabalik na po natin yung mga nut. Meanwhile, salamat po, napakarami sa panonood ninyo sa aking video. Ngayon nakakita kayo ng trabaho ng barko. Yun niya yung pagkilis namin ng strainer sa CGS, na kung saan ay inabot tayo ng halos 2 oras sa pagtrabaho yun. Kaya yun, salamat na napakarami sa inyong panonood, sa inyong suporta. Salamat po na napakarami. Yeah!